Nilinaw na nga ni Joe Lacob, mga idol, ang kanyang ang tunay na plano patungkol nga dito sa mga batang player ng team ng Golden State Warriors. Matapos nga na magkagulo kahapon ng mga Warriors fans patungkol sa naging pahayag na ito ni Joe Lacob, ngayon nga ay lumabas na ang kanyang naging full interview at ito nga ang kanyang mga nasabi na inumpisa niya nung nakarang off-season. Matapang nga daw na strategy yung ginawa nila nung nakarang off-season na i-keep ang kanilang mga young players at hindi i-trade para nga sa isang all-star player. Pero ganun daw talaga, hindi naman daw dapat sumunod na lang sa mga ginagawa ng mga NBA teams na ngayon ay nagbubuo ng mga super teams. Nung umpisa nga daw ng season ay gusto ng halos lahat ng mga NBA fans, analyst na i-trade nga ng Warriors ang kanilang mga young players at ang kanilang mga assets for another guy na makakatulong for sure, yung established na nga sa NBA, kagaya na lamang ni Bradley Beal na narumor nga sa kanila. Pero hindi nga daw ganun ang kanilang ginawa at sinakyan nila ang kanilang plano na i-keep ang mga batang ito. Very risky nga daw yun, pero naniniwala daw sila ni Bob Myers na nakasalalay nga daw sa galing nila Stephen Curry, Klay Thompson at nila Draymond Green kung mananalo sila muli ng championship. At nakita naman natin ngayon mga idol na nag-pay off nga yung sugal nila Joe Lacob na magtiwala kala Curry, Klay and Draymond na manalo pa nga ng championship habang idinedevelop ang kanilang mga young players. At dagdag pa nga neto ni Joe Lacob mga idol, I really wanted to make sure we keep these young players dahil nga daw malaki ang tiwala niya dito nga kay James Wiseman na kaya niyang maging isang magaling na player. Nakalimot na nga daw ang mga NBA fans kung gaano talaga kagaling itong batang ito dahil sa kanyang injury. Pero sabi niya incredibly talented nga daw itong si Wise. At ang magic word niya na sinabi ni Joe Lacob, I'm not trading him away. Let's make sure to give him a shot. At nabanggit niya nga rin itong si Kuminga at si Moody mga idol at talaga naman daw sobrang talentado ng dalawang ito. At pagdating naman kay Jordan Poole ay alam naman na daw natin ang kanyang kayang gawin. So nang malabas na nga ang full interview na ito ni Joe Lacob, sinabi niya na gusto niya talagang manalo ng championship pero nasa puso niya pa rin itong mga batang player na ito. Ayaw niya ngang i-trade at gusto niyang i-develop dahil may nakikita nga siyang maganda dito sa tatlong ito. Sama na si Jordan Poole na experience na kahit bata pa. So mukha ngang paninindigan ni Joe Lacob ang kanyang naging dating pahayag mga idol na gusto niya nga daw mag-compete for a long time kaya ayaw niyang i-trade itong mga bata niya. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating next balita. Keldon Johnson nag-sign nga ng 4-year $80 million extension sa kanyang team na Spurs. Matapos ang kanyang breakout season last season, kung saan nag-average nga siya ng 17 points per game, 6.1 rebounds, 2.1 assists, at very efficient sa kanyang mga 3-pointers. 39.8 ang kanyang percentage dyan, which is above average sa NBA. Kaya nga mukhang nakakita ng magandang potensyal ang Spurs dito nga kay Johnson at in-extend agad siya, $80 million. Panghuling balita naman tayo mga idol, binunyag ni LeBron James kung saan nga daw ang NBA team na hate niyang paglaruan, ayaw niyang paglaruan. Yun nga daw mga idol ang team ng Boston because Celtics fans are racist nga daw. Panoorin natin ito mga idol. I mean Boston. Boston, yeah. Why do you hate Boston? Because they're racist as fuck. That's why. Nasty. They will say anything. And it's fine. I mean, fuck, it's my life. I mean, she's been dealing with it my whole life. I don't mind it. Like, I hear it. Like, if I hear somebody, like, close by, I check them real quick. I move on to the game. Whatever the fuck. They're going to say whatever the fuck they want to say. They might throw something on you. I mean, I got a beer thrown on me leaving the game. You know, like, Boston is. It's the only place in the NBA in America you go and they have, like, shirts that say, like. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!